tweet, nagbayad ka ba? Do you believe this, na hindi daw nagbayad si Jad Dera for him to avail of these unauthorized trips outside of the NBI Detention Center, Senator? Malabo, hindi ako naniniwala. Meron, there should be something. Nobody will stick out his neck sa kanyang paninerbisyo kung ganun-ganun lang, di ba? There must be something. More on money. Kahit ay didiray nila. May nakita nga na pera doon sa sasakyan, no? Nung sila ay inaristo ng mga taga-NBI din. Maraming pera itong tao na ito. Yung dalawang nagtutulakan, para sa akin, they're all liable. Dahil hindi naman magkabasta-basta makalabas yung isang detainee without, of course, the approval of the boss. Yung boss ng unit na nagsusupervise sa detention facility. So, sigurado ako silang dalawa ay may pananagutan. Yeah, baka mayroon pang iba dyan, pero hindi lang kasi high profile ni Jad Dera at wala rin nagreklamo, kaya hindi ito naksyonan ng NBI, pero most likely baka mayroon pa ako. Kasi kung gagawin mo ito sa isang priso, may posibilidad rin na gagawin mo ito sa iba. So, may pagdududa tayo na hindi lang siya ang binibigyan ng special treatment. Ganun naman talaga yung mga kalakaran yan. Alam natin yan na, as I have said, hindi mo isusugal yung career, no? Kung ganun-ganun na lang. Walang, hindi magtitiklip yung mga tao na yan. Alam nilang violation of law yan. Alam nilang malilintikan sila pag nahuhuli sila. Tapos ganun na lang para lang makalibre ng kain. I don't think so. Yung kain lang ang dahilan. Meron at meron yan. Lalong-lalo na, nakilala ito si Jad Dera na mihawak siya sa negosyo sa pagkain sa loob ng NBI detention facility. Kilala ito na maraming pera. Kaya, most likely, meron talaga. Hindi ko naniniwalang wala. Sisingaw at sisingaw kasi yan eh. Hindi mo pwedeng maitago yan. Lalong-lalo na sa NBI na napakaliit na organisasyon, no? As compared to the PNP. Ilang libo yung PNP, no? Pero sisingaw pa rin yung ginagawa na ganun. Kaya, siguro, baka mas matapang lang itong mga taga-NBI na gumawa ng ganun. Kaya nila ginawa. Maliit ho ba ang sahod? Malaki ba talaga ang perang ibinibigay? What do you think, Senator? Malaki naman yung sweldo siguro ng NBI. Hindi naman siguro masyadong mababa. Puro speculation lang talaga tayo dito. Hanggat hindi nagsasabi ng totoo yung mga involved dito. Dapat kasuhan talaga. At ang alam natin, cases are already filed against them. At yun sila ngayon. Nang lahat ng nandyan ngayon, kasama sa hearing, they are all under inquest proceedings. Nakasuhan na yan sila. Pero tingin nyo ba, dun lang nagtatapos dun sa anim? Hindi. Kaya nga, hindi pa inadjo ni Chairman, no, Senator Tolentino, kasi sa next hearing, imbitahan pa niya yung doktor ng NBI, na siyang nagbibigay ng medical referral sa mga pasyente. Iyan din, para maklaro natin kung hindi kasama yon sa mga kalakaran na hindi maganda, yung basta-basta lang pagbibigay ng medical referral para makalabas yung tao. Pero to be clear about that, yung kaso ni Jad Dera, klaro naman na walang medical referral. Hindi naman sila pumunta ng hospital, kundi nagpasyal-pasyal lang, nag-date-date lang sa kanyang girlfriend, at pupunta sa mga resort, no, sa Calatagan, Batangas, pupunta Subic, magkikipag Father's Day, mag-date-date sa kanyang girlfriend. Ganun po ang kanyang lalakad. No hospital involved. No medical check-up was done. Yan, kaya nga, there seems to be a mockery of the criminal justice system sa ating bansa kapag ganun-ganun na lang, no? Dahil
kung sa ibang detainee, that's very unfair. Porque mayaman ito, porque ma-impluensya, ay ganun na lang ang pribilehiyo na binibigay ninyo, samantala yung mga mahirap na nakakulong ay nagdudusa. Kahit na siguro malapit na sa bingit ng kamatayan, kung wala pang court order, hindi talaga dadalhin sa ospital. Mga ganun, ganung sitwasyon, no, ang makikita natin na unfairness.